What's in their bag? 90s edition. Baka mo, charot. Ayan, makikipagkita lang pala ako sa aking mga kaibigan. Dahil pinakamalapit sa akin si Mother, ayan, sinundo ko na siya dito sa kanyang workplace sa May Kogyo. Tapos dumiretso na kami dito sa Eastwood City. Hindi ko na nga alam kung kailan ang huling punta ko dito. Diyos me, kaya tuwang-tuwa ang aking mga mata sa mga nakikita ko. Anyways, magdi-dinner lang naman kami at naisipan namin dito sa May Cilantro kumain. First time ko dito and wala akong idea, pero nakalagay naman is fusion siya ng Filipino and Mexican cuisine. Feeling ko naman ay pasado naman to sa aking taste buds, kaya ayan, umakyat na kami dito sa second floor dahil dito naghihintay na ang aming mga kaibigan. Halos kasabayan na nga rin pala namin tong isang naming kaibigan at ayan na nga, nung nakompleto na kami, ay todo chikahan na at tawanan agad. Supposed to be year-end gathering namin to, pero dahil hindi magtugma-tugma ang mga schedule namin, ayan, na-move na ng January. Nung nakompleto na kami, ayan, tinawagan agad namin yung friend namin na nasa UK na siya yung laging nag-aayos ng gathering namin. Anyways, eto pala ang menu ng restaurant. I-pause nyo na lang kung gusto nyo makita ang prices. Oh, may kaibigan ba kayong ganito magkwento? Dumating na rin pala yung mga in-order naming mga pagkain tulad ng beef nachos, caliente wings, chicken quesadilla, paella, at beef skewers. Yung ibang mga food, dinalawang order na namin kasi parang hindi kakasya sa amin. O tingnan nyo naman kung gano'n nakakataka ang mga foodangs. So, eto na nga for the kain at for the chicken na nga ang mga sis! Medyo matagal kasi kaming hindi nagkita-kita kaya ayan, more chika talaga kami. Share ko lang basta ayan, nakagawian na pala namin itong mag-gathering every year. Dati, nagbubook pa kami ng hotel, mag-overnight kami, pero dahil nga sa sobrang busy namin sa buhay, ayan pa, dinner-dinner na lang kami. Tsaka konti na lang kasi kami mga nasa Pilipinas. Yung iba kasi, nasa ibang bansa na. By the way, 14 pala kaming magkakaibigan. So, ito na nga ang kaganapan, ang paglalabas ng mga sandata sa kanya-kanyang mga bag. Pagtapos ng kaingayan at kaguluhan namin, ayan, nag-ambagan na kami. Habang busy naman si Mother sa pagko-compute ng aming total, eto na mga aking kaibigan ay naglabas sa kanya mga pasalubong. And wait, there's more pa nga. Ayan, may paampaw pa sa mga anak namin. Nagkayaan kami mag-dessert, kaya umalis na rin kami dito. At ayan, ang mga sis ay manghamanga sa pagbabago dito sa lugar na to. At sa paglalakad nga namin, natunghayan namin itong mga nagpa-party-party na mga koya. Ayan, at pinashot puno pa nga si ate mo DJ. O, diba? Ang saya nila tignan. O, say hi muna kayo kay ate mo DJ na napaka-pretty. Ayan, naglakad-lakad lang kami at napunta kami dito sa may parang pa-bazaar nila. Ang cute lang kasi talaga ng design. Ayan, oh, for the picture pa nga. At may nakita kami ditong nagbe-belly dancing. After na mamatulala kay ate at makapag-picture dito sa lugar na to, ayan, naglakad-lakad na kami para makahanap ng dessert. Nakakatuwa lang isipin na dati, isa kami sa mga nakaupo dyan, tumutoma. Pero ngayon, ayan, dinadaanan na lang namin at dessert na lang hinahanap namin. Dito kami una nagpunta sa Iceberg, kaso nga lang maliit yung place, baka di kaya ninyo ingay namin, kaya umalis kami. At dito na nga sa Black Scoop Cafe namin na pag-desisyon na maghimagas. In fairness, ang ganda ng cafe na to. Favorite ko pa naman color black, kaya medyo nagandahan ako sa cafe na to. Meron din sila mga binibenta dito mga merch. Tapos yung menu nila, day, ang dami mo mapagpipilian. Bunga! Tingnan nyo naman yung naiwan naming friend. O, tulale yan. Hindi naman kami nag-usap na coach yung mga wallet namin. Ano po? Nutty cakes, ice cream, ang mga dinessert namin dito. And after naman yan, ayan, we decided na to go home kasi medyo lumalalim na yung gabi at may mga anak at pamilya kaming naiwan. Dito na rin pala kami nag-iwahiwalay sa may pa-bazaar kasi dito kami susunduin ng aming driver. Charot. Kasabay ko pala ulit si Mother, tapos si iba naman ay nakapark sa Eastwood Mall, kaya ayan, for the babay, eto naman si Sis, ay dumating na rin pala ang sundo. Di ako naupo sa unahan kasi may umagaw ng aking trono. Ayan, may kasama palang bubuwi. Natito namin diretso sa bahay niya si Mother, tapos kami naman ay nag-drive through sa McDo. Nag-request kasi yung kapatid ko na bilang ko daw siya ng 2-piece chicken, pero ayan, dinamay ko na ang lahat. So yun lang, basta masaya akong uuwi. Thanks for watching. Adios!